Kahit hindi naman masyado, at least nagpatuloy pa rin. Please come up. Good morning, Ma'am Paul. So ayan, good morning mo sa ating lahat. So habang hindi pa tayo nakakapagsimula, paki-share po yung link para marami po yung papasok. So good morning po sa lahat, especially to you up. Morning. So yeah, shout po sa lahat po ng pumasok. Maraming salamat po sa lahat. Shout kay Miss Kabakan. Diyan ka sa apply ko, nandyan. Aisa, Datukali. Diyan ka sa lahat po ng mga nandito sa Hubbers. Aladdin ng Legan, Chris Lunag. Coach Ben. Sino itong mga tao? So yan, sa lahat po, good morning po sa inyong lahat. At June, magsisimula na ba? Or... Mentor? Yes, pwede na. Okay. So yan, bago tayo magsisimula, pakimute po lahat po na nandito po sa via messenger. And miwas po tayo sa maiingay po ng mga lugar. So yan. So excited na ako kasi napakalupit po ng speaker ngayon. So, hindi na natin patatagalin. He is a Millionaire Circle. He's a Global Ambassador at Global Ambassador Prime at Car Achiever at Owner of BCO of Antipolo City. At pasok din sa top 20 ng Millionaires, top 20 sa Power Consumerism. So, yan, bigyan natin ng million-million palagpak kay Mentor at June Amin. At June. Ayan, good morning. Thank you ng marami sa malupit na introduction. Ayan, good morning sa inyong lahat, mga partners na nandito. Ayan. Napakaswerte ninyo at naka-attend kayo sa ganitong presentation, ano, mga part, kahit na ako nagda-drive. Pero tuloy pa rin ang echo presentation. Okay, so bago tayo mag-start,
konting background lang po para makilala nyo rin ako. Kasi I'm sure hindi nyo po ako kilala, tama? Tayo rin po, hindi ko rin kilala. So, ang point ganito, sa mga first time po na nakapakinig, nakapasok ngayon, share lang po natin yung link para sa iba nating mga partners na gusto rin maka-attend ng presentation. Wait lang ha, i-share ko nga pala, meron pala nang umulit sa akin kagabi na nagpapa-share ng ano ng link. Kaya lang hindi ko na sharean. Lang. Ayun. Ano ako napunta sa negosyong empowered consumerism? Ang background ko po, bago po ako napunta dito, ay dati po akong nasa showbiz, artista po. Parang natigilan kayo nung sinabi kong artista ako ah. Dati ako namimili ng bote, bakal. High school graduate ako at first time kong pumasok sa ganitong klase ng nung nanay ko na mananahi. Ang tatay ko ay nag-aahente ng mga appliances, nagsasaka kung ano-ano mga trabaho pinapasok ng tatay ko. At tatlo kaming magkakapatid. Ako yung pangalawa. Okay, so bata pa lang ako, sanay na ako sa gawain mahirap, sa pagkain mahirap. Tama, sa damit, lahat ng klase ng ano nang mahirap, buhay mahirap, ay pinagsawaan ko po. Okay? Ngayon, pagka-graduate ko ng high school, nagtrabaho agad ako ng 9 na taon ako. 9 na taon, empleyado po ako sa iba't ibang mga kumpanya. Opo. Iba't ibang mga trabaho na pinasok ko, kaya lang sa loob po ng 9 na taon na yon, wala naman naipon. Ama, ang naipon ko, ang meron lang ako, ang naipon ko lang, edad ko. Ama, tumanda ako, tapos nakaipon din ako ng mga payslip. Alam niyo yung payslip? Yung para resibo, na kapag ka sumusweldo ka, bibigyan ka ng ganon. Yun yung naipon ko, pero pera wala. Ngayon, alam niyo ba, nalaman ko kung bakit tinawag pala na payslip yan, kasi pagka-pay daw sa'yo, pagka-pay, umi-slip na lang daw yun. Yung pera, tama? Kaya tinawag siyang payslip. So, nakaipon ako ng wrinkles. Nakaipon ako ng uban. Opo, yan ang realidad sa trabaho. So, hindi yan maiiwasan at alam na alam yan ng mga empleyadong naririto ngayon. Tama? Hindi po ako against sa employment sapagkat dyan din ako nabuhay noon. Kaya lang, ang payo ko sa inyo, sa mga empleyadong naririto, okay lang kung nandyan kayo ngayon, habang nandyan ka sa pagiging empleyado, mag-invest ka ng unti-unti sa pagpasok sa negosyo. Okay, so ganun ang gawin po natin. Okay, ngayon, paano ako napunta dito? Nung after ko makapag, after ako sa 19 years kong empleyado, sabi sa akin ng tiya ko, magnegosyo daw ako. Sabi ko, wala akong alam na negosyo. Sabi niya sa akin, subukan ko daw na mamili ng lata. Doon ako nagsimula sa pamimili po ng lata. Ay, naririnig ba ako? Opo. Yun, narinig ako. So, ngayon, doon ako nagsimula sa namimili ako ng lata. Pero, okay naman, nairaraos din naman. Hanggang sa mayroong nagbibenta na sa akin ng iba't ibang mga kalakal, mga bote, mga bakal, panso, yung mga ganon. O, ganon po yung naging hanap buhay ko before. Pero, okay din naman. Kumita din. Kaya lang dumating talaga rin yung time na laglag din yung negosyo na yun. Maliit na negosyo. Hindi ko siya talaga napalaki. Ngayon, wala naman akong ibang alam na hanap buhay. And, nung time po na medyo talagang walang-wala na rin talaga kami, mayroon akong pick up na yung lumang pick up, kumbaga karag-karag na pick up na nasira po yung makina. Yung nasira yung makina na yon, binenta po yung
ano yun, yung pick-up na yun, sinap-chop, tapos pinakilo, tapos yung pinagbentahan, yun yung puhunan ko para mamili ako ng bote at bakal. Opo, yun pa rin yung naging trabaho ko, pero iba na. Hindi na ako naghihintay sa bahay kasi dati, nung nagsimula ako niyan, yung mga bata, gano'n, yung mga malapit sa amin, nagdadala sa akin ng mga kalakal sa bahay. Pero itong huling pagkakataon na to, naglilibot na ako, meron akong tricycle na yun yung ginagamit ko para mamili ako ng bote, bakal, sa iba't ibang lugar dito sa parte ng Antipolo. Solid, Teresa, Morong, yan yung mga area ko po. Ngayon, tatlong buwan ako namimili ng bote, napansin ko kasi yung pera ko na share ko doon sa pinagbentahan ng pick-up na 2,500, hindi siya nadadagdagan. Tama, hindi siya nadadagdagan at napapansin ko na tumatakbo lang yung mga panahon. Iniisip ko, tatanda na naman ako na walang mangyayari sa akin, kako. Tama, ang hirap pagka ganun kasi nung time na yun, hindi rin ako makapag-asawa kasi wala din akong budget para lumagay sa buhay may asawa. Yun, to cut the long story short, tinrabaho ko siya, kumbaga, namili ako ng kalakal na yun, kaya lang, dumating talaga yung time na nagsawa din ako, pero sakto-sakto din naman nun, yung nanay ko po, napaliwanagan nitong negosyo, na empowered consumerism na siya namang ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Okay? So, nung napaliwanagan siya, nanay ko, nag-join. Nung unang join niya, ako po negative talaga sa kanya nung time na yon. Opo. Hindi ako naniniwala at kasi hindi ko napakinggan yung paliwanag. Diba? So, ngayon, bago ko magsimula sa presentation, ang pakiusap ko lang po sa mga nandito ngayon, mga nakikinig, ay number one po, once na pinakinggan total, nandito ka na rin lang naman at nakikinig ka ng presentation, kung ikaw yung tipong hindi pa member, kailangan number one pong requirements po sana, maging open-minded ka lang po. Tama? O ano man yung maririnig mo, kung ano yung parang realidad na po pwedeng tamaan tayo, hindi po namin layunin yun. Kung hindi po, nasasabi po na dadaanan lang po ng presentation. Importante po kasi sa negosyo o sa lahat ng sa bawat opportunity, yung open-minded po tayo. Bakit ko po nasabing importante pong open-minded? Kasi walang pinag-iba po yan doon sa baso. Alam niyo yung baso? Once po na ang baso, punong-puno lang laman ng tubig yan, salinan mo man ng tubig yung baso na yan, ano mangyayari? Diba tumatapon lang? Ganun po siya. So, ang isip din po natin, once na hindi po maraming laman yan, hindi ka open-minded, sarado yan, kahit anong ganda ng opportunity, kahit anong ganda ng pinag-uusapan natin, hindi po talaga maiintindihan, walang papasok sa'yo. Tama? Ganun din sa, ganun talaga sa opportunity. Ngayon, para din siyang kamay. Diba yung kamay, kapag ka nakatikong, kapag ka nakaganyan, kahit abutan mo ng magandang bagay, kahit milyon pang iabot mo sa kamay na yan, basta nakatikom, ano mangyayari? Hindi mo makukuha, tama ba? Kasi nakaganon. Kaya kailangan, bukas po, ang isipan natin, kailangan natin buksan sa isang napakagandang opportunity. Okay? So for the past 20 minutes, pakinggan nyo po, itong 20 minutes lang po tayo na mag-uusap, ipipresent ko po sa inyo. And I'm sure, after ng 20 minutes na to, talagang grabe po, isang malaking desisyon ang inyong bubuhin sa inyong pag-iisip. Tama? Isang malaking desisyon na napakaganda kasi itong business opportunity na ipipresent ko sa inyo, talagang hindi nyo talaga pagsisiyan. 20 minutes lang po ako magsasalita po. 20 minutes. At 4 na oras. Joke lang mo, ha? Okay. So, talagang ano lang, 4 na oras lang, hindi 20 minutes. Okay, ganito. Start ako. Yan. Paano ako napunta rito? Yung tiyo ko nung pinresent sa nanay ko,
nanay ko nag-join, tapos nung pinaliwanag naman sa amin ng tiyo ko, doon ako, na doon ko siya naintindihan, doon ako nag-open ng aking pag-iisip at napasok ako sa negosyong Empowered to Sovereign. Okay, so ang daming mga pamilyari dito, naging ano na ako, first month ko rito, naging silver executive ako. Then after 9 months, naging gold executive. Palakpakan naman dyan. Okay, and after 3 years, naging Millionaires Club member. And after 4 years, naging global ambassador ako. Then after 5 years, naging top 50 ako. Then naging top 5 at saka top 8 po ako. Guys, sa mga invite po namin nandito, kung sinasabi ko man yung mga achievements ko sa negosyong Empowered Consumerism, gusto ko lang po kayong i-inspire po, at hindi po ang layunin ko ay magyabang. Okay po? Gusto ko lang po na i-prove sa inyo na itong pinakikinggan po ninyo ngayong presentation at pinakikinggan ninyong business opportunity ay po pwede po talagang mabago po ang buhay ninyo once na sinubukan mo ito. Okay, so paano ba yun? Okay, kanina ka pa salita ng salita dyan, Kuya Jun. Kanina ka pa daldal ng daldal. Ano ba yung negosyo na yan? Dalian mo na. Okay, so papaliwanag ko na sa inyo po, ha. Okay, share screen po muna ako. Share screen ako, mga partner. Nandito na ako sa BCO Antipolo. Share screen ako, share screen lang ako din. Yan. Pwede niyong pindutin po, mga partner, para mapalaki niyo yung ano, ha. Para mapalaki niyo yung screen, pwede niyo pong pindutin yung aking screen. Ito. Yan. Nakikita na ba yung share screen ko? Nakikita na ba? Yes po, coach. Yes po, mentor. Nakikita. Malinaw ba yung ano ko, boses? Opo, mentor. Okay. Sobrang linaw. Malinaw pa sa general. Mas malinaw pa sa pag-ibig ng isang binata na ano, joke lang. Okay. Ngayon, ito tayo, start na tayo. Ito yung ating presentation. Makikita niyo sa aking screen, may nakalagay, di ba? How is the COVID-19 pandemic affecting you? Okay? Bakit ganito yung introduction ng ating presentation? Kasi po, alam naman natin sa nangyayaring pandemya ngayon, di ba, maraming negosyante ang nalugi, maraming negosyante ang talagang grabe din mga pinagdaanan ngayon. Tama ba? Maraming mga nagsarang negosyo. At alam natin, kapag ka maraming nagsarang negosyo at maraming naluluging negosyante, ang tendency, marami ding mga empleyadong apektado. Tama? Kasi syempre, saan ba nanggagaling ang empleyado? Diba? Doon sa mga kumpanyang pinapasukan ng mga negosyante. Kaya talagang pag-apektado ang mga negosyante, apektado din ang mga empleyado. Mapapansin natin kahit mga ano, airport, di ba? Mga transportation, mga ano ay apektado din. Kaya mapapansin din natin kahit OFW, apektado rin. Tama? Okay, madami hindi nakakapag-abroad dahil sa ganon, dahil sa nangyayaring pandemyang ito. Tama? Ngayon, eto siya. Ang maganda dito sa negosyo natin, okay? Ginagamitan natin ngayon ng online platform na kahit na pandemya, ito po yung trending talaga ngayon. Ama, kahit na pandemya siya, gagamitan lang siya natin siya ng online platform, gagana pa rin ang ating negosyo. Kagaya nitong mga to na nakikita ninyo, ang tawag dito ay sharing economy. Okay? Kagaya ng Grab, Uber, Foodpanda, Airbnb, diba? Iba't ibang mga platform yan na ginagamit ngayon na napaka-effective po talaga, na once na ginamit mo siya, posible ka talagang kumita din. Okay?
mapapansin nyo po noon kung meron kang motor, meron kang kotse. Dati, service mo lang yon. Once na ginagamit mo yung motor, ginagamit mo yung kotse mo, service mo lang, hindi ka kikita. Pero ngayon, subukan mong i-rehistro sa Grab, sa Uber, di ba? Sa Foodpanda, sa, di ba? Pagka nirehistro mo sa mga ano na yan, platform na yan, sila na yung maghahanap ng mga customer mo, kikita sila, kikita si Grab, kikita si Uber, si Foodpanda, kikita si Mr. Speedy, kikita ka rin. That is sharing economy. Airbnb, mapapansin mo, kapag ka meron kang extra na bahay, di ba tama? Ang gawin mo, ayusin mo lang yun, linisin, pinturahan, ayusin mo yung extra na bahay mo na yon. I-rehistro mo sa Airbnb, sila yung maghahanap ng gagamit ng bahay mo. Okay? May kita si Airbnb, may kita ka din. Maganda o napakaganda. That is sharing economy. Ngayon, anong point doon? Bakit ko dinidiscuss ito? Iyan ba yung negosyo ko? Hindi po. Ba't ko dinidiscuss ito? Kasi po, ang negosyo po namin ay related po sa online platform, sharing economy din po. Ano yun? That is empowered consumerism. Ano ba ito empowered consumerism? Ang empowered consumerism nag-start siya ng March 18, 2006. Naka-base po yan. Ang main office po natin ay sa Ortigas, Pasig City. Tama? March 18, 2006 po siya tinatag at itong maganda, bakit related siya doon sa online platform, sa sharing economy na binabanggit ko kanina? Mapapansin niyo po ba, di ba napansin niyo na tayo madalas tayong bumibili ng mga sabon, di ba? Toothpaste, kape, ano pa? Bumibili tayo ng mga iba't ibang mga vitamins, yung mga ganon. Pero kada bili natin ng mga bagay na yon, hindi tayo kumikita, tama? Ngayon, sa empowered consumerism, hindi ka lang basta consumer, kundi empowered ka pa. Bakit? Kung consume ka ng mga products na yan, total, bumibili ka rin lang naman. Change brand ka lang. Sa halip na bumili ka ng kung ano-anong mga brand ng mga products, ng toothpaste, ng sabon, ng vitamins, eto ka, change brand ka. Kasi bakit? The moment na bumibili ka, meron kang profit, meron kang kita. Okay? Ito pang maganda. The moment na sinishare mo yung business, the moment na sinishare mo yung products natin, unti-unti hindi mo alam na may business ka na pala. Tama? Hindi mo alam, unti-unting kumikita ka na. Maganda o napakaganda? Okay? So ang may-ari nito ay sila Dr. Ed Cabantog. Yan, doctor by profession. Mr. John Asperin, si Mr. Excitement. Si Engineer Francis Miguel. At sino-sino ba yung mga yan? Mga Filipino-owned company po yan. At yung mga yan po, napaka-expert po pag sinabing multi-level marketing. Tama? Yun yung maganda. Kasi iba po yun. Kapag ka-expert sa ganitong klase ng industry, iba po yung effect ko pagka ganon. Bakit ko sinasabi pong ganon? Kasi marami ding mga nagtatayo ng mga network marketing company, pero hindi talaga sila mga networker. Walang experience sa networking. Ano lang, mga traditional na negosyante. So meaning, kapag ka-traditional businessman, hindi sila talaga totaling hands-on pagdating sa network marketing. Okay? Kaya yun yung advantage natin sa company natin kasi lahat ng mga yan, puro mga networker po talaga yung mga may-ari ng ating company Empowered Consumerism. Okay, anong maganda dito sa company natin? May mga awards po tayo. Naging nakasama tayo sa top 12 yata tayo nung na pinakamataas na magbayad ng WIS. Inawardan tayo ng BIR niyan. Okay? Then, na-awardan din tayo ng Daily Payout System Company. Okay, ano ibig sabihin nun? Ito yung kauna-unahang kumpanya na kapag kakinita mo ngayon, withdraw mo din agad kinabukasan. Ibig sabihin, daily, mawi-withdraw mo agad yung income mo. Kasi ang ibang mga kumpanya, cheke-cheke yung ano sa kanila, pasweldo sa kanila. Minsan weekly, minsan monthly yung bayaran sa kanila. Sa atin po, daily payout. Okay, ganun po siya kaganda. Then, na-awardan din tayo ng best company and best brand na products. Then, ang maganda sa negosyo na ito, sa ating company, ay nakapag-branch out na po tayo ng almost 300 nationwide. Ang maganda niyan, marami na rin tayo ngayon or may mga
Office na rin po tayo sa iba't ibang mga bansa gaya sa Africa, sa meron tayo sa Hawaii, di ba? So meron tayong Brunei, meron tayong Singapore, sa Africa, meron tayong Nigeria, iba't ibang mga lugar dyan, meron po tayo dyan sa Africa. Okay, so yun ang maganda kasi papalabas na po tayo ngayon ng ibang bansa. Okay, so ang maganda niyan, gaano ba karaming populasyon sa kanila? Ay grabe, tambak po ang populasyon po sa kanila. Katiting lang po ang Pilipinas. Kaya po, talagang grabe po, mas malaki po yung nakikita nating income at profit na ipapasok sa atin the moment na i-share natin yung ganitong napakagandang opportunity. Okay, ano yung mga partners nating company? Ang partners po nating company, ito yung Nature's Way, Weather, DSM. Okay, so ito yung mga ka-partners nating company. Ano-ano ba yung mga company? Yung Nature's Way po, ito yung billion dollar company sa US. Naka-base po yan sa Springville, Utah. At itong Weather at DSM, billion euro company na naka-base sa Europe country. Okay, itong maganda. Kasi yung mga supplier ng ating mga products, gaya ng Nature's Way, hindi ka may maingay. Paki-mute na lang po yung maingay po. Yung mga supplier po nyan, mga top one yan sa mga bansa nila. Mga top, kumbaga sa isang bagay, top of the lines po yan. Okay? Ganun kaganda po yung ating Nature's Way. Eh bakit Nature's Way? Ano ba yung mga ano na yan? Kasi po, product po natin ay about health. Okay? About health po, kaya mapapansin mo, yun yung mga kumpanya nang nagsusupply sa atin ng mga products. Eh, ano naman yung about health? Importante ba yan? Yes, importante po yan. Kasi po, kapag ka ang health mo up sablay, may sakit ka, may nararamdaman ka, hindi maganda yung katawan mo, tama? Apektado, di ba number one, yung mismo, yung katawan mo, di ba? Apektado pagka ang health mo sablay. Pagka apektado yung katawan mo, natural, yung trabaho mo, yung negosyo mo, apektado din, tama ba? Natural, pag apektado ang negosyo at apektado ang trabaho, yung income mo, apektado din, di ba? Okay, natural, pag apektado ang income, sino number one apektado? Pamilya, tama? Yung mga anak, hindi mo kaya ang tustusan yung pangangailangan. Okay? Kaya number one, kailangan po natin ang health. Kaya dapat nag-i-invest tayo ng para sa health natin. Huwag puro trabaho, huwag puro hataw. Kasi kahit anong yaman natin, kahit anong dami ng pera natin, kapag ka ang health natin ay sumablay na, kapag ka ang health natin, di ba? May nararamdaman na tayo na sa katawan, baliwala kahit gaano pa karami nating pera. Di ba mapapansin nyo, mayroong mga taong mayayaman pero bedridden. May mga taong mayayaman pero pagka pakakainin mo ng pagkain, ayoko nyan, bawal sa akin yan. Eh ito, bawal din sa akin yan. Ito, bawal sa akin ng matamis. Ito, bawal sa akin ng maalat. Bawal sa akin mamantika. Lahat na lang bawal. Tama? Kasi bakit? Yung health niya, hindi niya na. Kumbaga napabayaan, kaya napaka-importante ang health. Okay? Sabi nga, be wise, invest in your health. Ngayon, ano-ano bang mga products natin? Okay, ang mga products po natin ay nasa health and wellness po tayo. Meron tayong complete, meron tayong C24/7, may Colidus, may Restore Life, may Perfect White, merong Kidigamis, meron din tayong mga pangtapal, Care Lift. Okay? Meron din tayong mga feminine wash sa mga kababaihan. Bakit importante yung feminine wash? Hindi lang basta dahil sa para mawala yung amoy, di ba, ng mga organs ng mga kababayan. Hindi lang yon. Kung hindi para po makaiwas sa UTI. Eh sabi sa akin, Kuya Jun, di ba ang feminine wash minsan delikado rin kasi may chemical. Good news po, ang ating products na feminine wash, wala pong chemical. Yan po ay organic. Okay, balik tayo sa C24/7. Ano yung C24/7? Ang C24/7 ay gawa ng Nature's Way na ang laman po ng ang ingredients po niyan. Meron siyang 12 whole fruits, meron siyang 12 full vegetable juice blend, meron siyang 18 amino acids,
meron siyang 14 green foods in spirulina, meron siyang 10 essential fatty acids, meron siyang 12 mushrooms, 12 digestive enzymes, meron siyang 14 herbs in specialty nutrients, at saka meron siyang 10 essential fatty acids, at saka meron siyang 4 longevity polyphenols at 5 anti-aging, antioxidant enhancer. Eh, Kuya Jun, ano ba yung mga sinabi mo na yan? Simple lang po yun. Napakarami pong ingredients, napakaraming component na pinagsama-sama na napakataas ng antioxidant. Ano ba yung antioxidant? Panglaban po sa free radicals. Ano ba yung free radicals naman? Ang free radicals, yan po yung magkukos sa'yo ng sakit mo sa katawan. Okay? Saan man ang gagaling ang free radicals? Sa hangin. Saan pa? Sa tubig. Sa pagkain na kinakain natin. Eh ang tanong, yung mga yan, maiiwasan ba natin yan? Subukan mong iwasan ng hangin. Di ba? Hindi natin pwedeng iwasan ng hangin kasi kailangan ng katawan natin ang hangin. Ano pa? Tubig. Iwasan ba natin tubig? Di ba kailangan natin yan? Mapapansin nyo ang tubig noon, di ba? Galing sa mga balon, pwede pa. Ngayon, di na. Kasi bakit? Contaminated na, di ba? Dati, di ba, ang tubig natin, kahit sa nawasa, pwede kang uminom, kahit sa poso, pwede. Ngayon, di na. Delikado na. Kaya lumabas yung mga purified, di ba? Mga distilled. Lumabas yung mineral. Lumabas yung alkaline, meron pang vitamin water, kung ano-anong mga water na lumalabas ngayon. Okay? Kung ganun ka-importante ang tubig sa katawan ng tao. Kaya kailangan po natin yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yan yung mga cause ng mga sakit din ng tao, dyan din po nang gagaling. Ano pa? Pagkain. Ama, bakit? Kapag ka, sobra ka sa maalat, ano mangyayari? Sakit sa kidney. Pag sobra ka sa matamis, anong mangyayari? Diabetes, tama? High blood. Ano pa? Pag sobra ka sa taba, ang daming sakit na po pwedeng tamaan ka. High blood, ano pa? Abdo, tama? O ano-ano mga sakit ang po pwede mong maranasan kapag ka mahihilig ka sa mga ganyang pagkain. Okay? So, ibig sabihin, hindi tayo makakaiwas doon. Ang kailangan na natin ngayon ay maglalagay po tayo ng antioxidants, mataas na antioxidants sa katawan natin, which is nandito po sa mga sangkap ng C24/7 ng complete ng mga products po natin na yan. Ang kagandahan lang sa products po natin siya, natin na yan ay organic, meaning wala siyang chemicals. Okay po? Ganun po siya kaganda. So talagang natural po siya. Ang maganda pa sa products natin, kagaya ng C24/7 and Complete, yung pambalot niya mismo, gulay, vegetable capsule, na kapag kainininom mo siya, within 20 minutes, madidissolve na siya sa katawan mo, napapakinabangan na siya ng katawan mo. Maganda o napakaganda. Okay, meron tayong mga kape, na yung kape na yan, nilagyan po siya ng sangkap ng Complete. Okay? Which is napakaganda kasi napakataas ng antioxidant nung Complete. So nilagay na po dyan sa kape natin at ang lasa po ay grabe. Yung lasa po niyan para kang talo mo pa yung Starbucks. Yung Starbucks, pagka uminom ka ng kape nila, masarap din naman kaya lang nagpapalpitit yung puso mo. Tama? Pero ito ay grabe po, ibang-iba talaga ang sarap po ng kape natin. Okay, ano pa? Meron tayong May Choco, na yung May Choco na yan, pwedeng ipainom sa bata. Ang maganda pa nun sa May Choco na yan, meron siyang DHA, docosa hexanoic acid. Ano naman yon? Pampa, pagkain ng utak ng bata, pagkain ng utak natin. Okay? Memory enhancer, brain booster. Ganun kaganda yung mga products natin. Okay? So, yun yung products natin. Ngayon, ang maganda sa negosyo natin nang dahil dito sa mga sa business na ito, sa kumpanya na ito, sa mga products na sinishare na ito, ultimong yung mga simpleng tao pwedeng kumita ng malaki. Pwedeng kumita ng limpak-limpak na pera. Pwedeng kumita ng milyones dahil sa negosyong ito. Okay? Gaya po nitong isa, nakita ninyo sa share screen ko, isang janitress, pero kumita ng 1.1 million. Isang dating tricycle driver, itong kambal na to, kumita yung isa ng 1 million, yung isa 1.5 million.
kineke po nila. Ay, grabe po. Ama, imaginein mo na lang saan ka nakakita ng janitor o janitress na kumikita ng milyon. Saan ka nakakita ng tricycle driver na kahit anong sipag sa kakabiyahe pero kumikita ng milyon? Meron bang ganon? Wala. Pero dahil sa empowered consumerism, pinasok nila ito. Grabe po. Naging milyonaryo ngayon, naka-sports car na po yung mga yan. Okay. Ang maganda pa sa negosyo natin sa empowered consumerism, ngayon po, nasa 20,000 millionaires club member na po yan ang na-create po ng company. So ibig sabihin, hindi po siya tsamba. Kung 10 lang na naging milyonaryo, 20 milyonaryo, masasabi pa nating tsamba. Pero ngayon po, almost 20,000 millionaires club member, hindi po tsamba po yun. Maganda o napakaganda. Ngayon, ang maganda pa sa negosyo natin dahil po dito, pwede mo pong makuha yung tinatawag na financial freedom at the same time, ang time freedom. Maraming tao may financial, mapera, ama, pero ang problema walang time freedom, sobrang busy. Maraming nagtatrabaho sa ibang bansa, sa Europe, sa Amerika, kumikita ng malaki, pero walang time freedom, hindi makatigil. Bakit? Pag tumigil, stop yung income. Ama, ang maganda sa negosyo natin, o pwedeng magsabay yun na magkakaroon ka ng financial freedom at magkakaroon ka ng time freedom. Ano ba ang advantage kapag ka meron kang financial freedom? Natural, pag meron kang financial freedom, makakabili ka ng magandang bahay. Hindi lang basta magandang bahay, may kasama po siyang lupa, ha? Mahirap pagkabahay lang, nakahangir yun. Ama, walang lupa. Kaya kailangan pag bibili ka ng bahay, bahay at lupa. Tapos meron siyang garahian. Okay, bakit may garahian? Dahil bibili ka rin ng kotse or mga kotse na doon mo igagarahi yung kotse mo. Yun yung maganda sa negosyo natin. Pwede mong makuha itong mga bagay na ito. Okay, financial freedom. Ang maganda pa noon, may time freedom ka. Okay? Maraming tao na merong time freedom. Opo, ibig sabihin, maraming oras sa sarili, pero walang financial, di ba? Tambay, di ba mga standby? Daming time freedom niyan, pero wala namang financial, kaya wala rin, di ba? Ngayon, itong maganda, balance po yung dalawa. Okay? Ang advantage kasi kapag kumikita ka ng malaki sa negosyong ito, makakapag-shopping ka. Yung tipong pag nagpunta ka sa mall, bibili ka ng sapatos, hindi mo natitingnan yung presyo. Pag nakita mong maganda, kuha ka na lang, di ba? Pag nag-shopping ka, kapag ka nag-grocery ka, hindi yung basta ang dala mo ay basket. Kung hindi, cart talaga siya. Ama, kuha ka lang ng kuha. Hindi na yung, kasi pag kayong wala kang pera-pera talaga, nako, grabe. Todong lista ka nun. Makikita mo yung listahan mo. Pagka sumobra kayo, teka. Bawas tayo ng bilihin. Baka masobra. Ama, pero kagandahan sa negosyo empowered consumerism, ibibigay po sa inyo rito yung financial freedom at time freedom. Okay? Ang maganda pa niyan, magkakaroon ka ng free travel incentive, local and international. Pero ngayon po, wala tayong international kasi dahil sa pandemic. Pero ang local, meron po tayong tatlong local. Pwede kang makapag-travel sa Balisin Island, libre. Pwede kang mag-travel sa Coron, Palawan. Pwede kang makapag-travel sa Amanpulo. Yun yung maganda. Yan yung pwedeng makuha dito sa negosyong empowered consumerism. Ang importante lang, kailangan mangarap po tayo. Ama, pasan nyo lang yung mga pangarap po ninyo. Makukuha yan dito sa negosyong empowered consumerism. Okay, ano bang advantage sa empowered consumerism? Ito siya, may availability of goods and services and lower rates, at lower rates, additional profit for consumers, workplace flexibility, minimal startup costs, and break financing opportunities. So how to be part of empowered consumerism? Paano ka magiging miyembro nito? Okay? Para maging miyembro ka nito, kailangan mo lang bilhin yung easy package. Okay? Magkano yung easy package niyan? 8,999. Sabi niya, Kuya John, grabe, nandilim yung paningin ko. Tama? O pwedeng sabihin, nandilim yung paningin ko kasi bakit? Nung pinresent din po sa akin yan, grabe, muntik ko nang tusukin yung mata nung nag-present sa akin. Bakit? Wala akong ganyan palaking halaga. Meron ako 2,000 lang mahigit. Ama, feeling ko ang laki-laki na po niyan. Nung pinaliwanag sa akin yan, feeling ko ang laki-laki na po niyan. Pero sabi sa akin nung nag-present, yun, kung feeling mo malaki na yung 9,000 na yan,
Paano ka pa makakakuha or makakahawak ng 100,000 at milyon kung dyan pa lang sa 9,000, laking-laki ka na. Ama, sabi niya sa akin, normal lang talaga may puhunan pag business. Kasi business po ito. At ang maganda sa business na ito, once na nilabas mo yung puhunan niyan, meron kang products na kapalit. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung products na kapalit? Meron siyang tatlong option. Option A, option B, option C. Mamimili ka lang kung ano yung mga products na gusto mong bilhin doon. Okay? Merong, ang kapalit po na products yan, worth 12,000 to 14,000 pesos. Okay? 9,000 lang nilabas mong puhunan, 12,000 yung kapalit. Sulit o sulit na sulit? Ama? Okay. Number two, meron siyang free medical check-up. Ano yung check-up na yan? Urinalysis, fecalysis, x-ray, complete blood count, dental screening, vision screening, physical examination. Kasama na po siya sa binayaran mo. Ano pa? Magkakaroon ka ng free cardio pulse. Okay? O pwede mong pa-check-up yung mga ugat-ugat mo sa puso mo. Ano pa? Magkakaroon ka ng DTC o distributors tracking center na dyan mo mamomonitor lahat ng nangyayari sa negosyo mo. Okay? Dyan mo makikita sino-sino bang mga pumasok, ano-ano yung mga binili nilang products, magkanong commission mo, magkanong kita mo sa products, magkanong kita mo sa bawat taong pumapasok, magkanong kinita mo ngayon, at dyan mo rin i-incas yung i-income mo. Tama? Kailangan mong i-incas dyan. Pag in-incas mo dyan, ta-transfer siya sa ATM mo kinabukasan. Maganda o sobrang ganda? Okay. Ano pa? Magkakaroon ka ng lifetime discount. Okay, 25% up to 50% discount sa lahat ng products na bibilin mo, pre-order. Okay, magkakaroon ka rin ng free scholarship certificate. Ano yung scholarship certificate na yon? Pwede mong ipa-aaraling yung mga kamag-anak mo, pamangkin mo, kapatid mo. Okay, ano pa, yung mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo, kahit pa yung magkaaway mo para magkabati kayo. Ama, meron tayong school tie-ups na 300 mahigit na po pwede mong tingnan yon kung saan siya mag-aaral. Ang maganda niyan, wala siyang maintain na grades. Then, ang maganda niyan, wala siyang expiration. Po pwedeng magamit. Kahit hintayin mo na mag-college yung maliit pa na bata, okay lang. Wala siyang expiration. Okay? Ang maganda pa po niyan, magkakaroon ka ng travel incentive. Okay? Po pwede kang makapag-travel sa sa ngayon po, yung local muna tayo, Balisin Island, Amanpulo, at saka yung Coron, Palawan. Okay, yan po yung mga kapalit ng nilabas mo na 8,999. Ang tanong, bawi o sobrang bawi? Ama? Sobrang bawi. Ama, kasi sobra-sobra na yung binalik sa atin. Kapalit pa lang yun, wala pa yung negosyo. Ang maganda pa nun, meron kang negosyo na lifetime na po pwede mong trabahuin at po pwede mong gawin na alam mo, one day, pwedeng ikabago ng buhay mo at ng pamilya mo. Maganda o napakaganda. Okay, paano kumita sa negosyo empowered consumerism? Number one, retailing. Sabi ko kanina, 25%, 50% profit mo dito. The moment na nagbebenta ka, ikita ka. Pero po, wala pong kota. Baka sabihin nyo, hindi kayo mahilig magbenta. Okay lang po yun. Wala pong kota yan. Ama, ang maganda dyan sa retailing po, yung 25% to 50% optional yan. Kung hindi, kung ayaw mong gawin o gusto mo, walang problema po sa'yo. Okay? Okay, number one, retailing. Number two, yung direct referral bonus. Magkano kita? 700 pesos. Paano po yan? The moment na nag-invite ka ng mga tao, the moment na nag-share ka ng business at nagustuhan din yung business na ito at bumili rin ng easy package, yung sinyeran mo, yung in-invite mo, kikita ka ng 700 pesos. Okay? Si 700 kada isa, kahit ilan pwede mong i-invite. Kahit ilan yung mabentahan mo ng package, let's say nakabenta ka ng 10 package, kikita ka ng 7,000 pesos. Unlimited kasi siya. Okay? Paano pa? Pwede kang kumita dito ng match sales bonus. Magkano yung match sales bonus? That is 1,800. Paano yun mangyayari? Kapag ka, yung in-invite mo dalawa, nag-join yung dalawang tao na yon, kikita ka ng dalawang 700 kasi kada isa,
direct referral is 700. Eh, dalawa yun, natural, dalawang 700, equivalent 1.4, tama? Plus, sa max sales bonus, kada may pumasok sa'yo sa, isa sa left, isa sa right, tama? Kikita ka ng additional na 1,800. Meaning, 1,400 plus 1,800, kumita ka ng 3,200 sa dalawang tao pa lang. Okay, maganda o napakaganda? Yes, pwede ng pambili ng bigas. Okay? Ano pa? What if yung tao mo sa left, merong napajoin na dalawa, may in-invite na dalawa at nag-join sa kanya, magkano ang kita niya? Ni A, natural, kumita siya ng 3,200 na kagaya ng kinita mo. Kasi ang business natin is fair business. Kung ano yung kinita mo, pwede rin niyang kitain. Tama? Is the person B, yung tao mo sa right, meron ding nag-join sa kanya or merong nagbumili ng easy package sa kanya na dalawang tao. Okay? Nilagay niya yung dalawang tao sa left and right niya. Kumita din siya ng 3,200 pesos. Sabi ko nga sa inyo, that is, this is a fair business. Okay? Ito pang maganda. Ang tanong doon, yung nag-join sa kanila na dalawang tao, kay total apat yon. Yung nag-join sa kanila, ang tanong doon, kilala mo pa kaya yon? Pwedeng hindi, pwedeng kakilala mo, tama? Ang tanong doon, ikaw pa ba ang nag-invite sa kanila? No, hindi na ikaw. Si person A, si person B na ang nag-invite, tama? Ang tanong doon, ikaw ba ang nagpaliwanag? Hindi po, kami po yung nagpaliwanag, kami mga nag-present. Ang ginawa lang ni A at B, nag-invite, tama? Pero ang tanong doon, kikita ka ba? Yun ang masarap. Yes, kikita ka doon. The moment na makikita ng computer, under siya ng left, under na siya ng right group mo, nakita, match, kikita ka ng 1-8. Okay? Nakita yung isa, under ng left group mo, under ng right group mo, left and right, match, match sales, kita ka ng another na 1,800. Meaning, kumita ka ng 3,600. Okay? Wala kang ginawa doon time na yon. Wala kang ginawa. Yan yung law of leverage. Ano yung law of leverage? Wala ka nang ginawa pero kumikita ka pa rin. Darating yung time pag dumami yung grupo mo, kahit ayaw mo na ng kita, aba, kumikita ka pa. Maganda o napakaganda. Ang maganda pa ron, darating yung time kahit nanonood ka na lang ng sine. Okay? Pag uwi mo, pag check mo ng DTC mo, may kita na naman. Maganda o napakaganda. Okay, tinan nyo po ha, kumita ka ng 3.6 doon. Di ba kanina kumita ka ng 3.2. 3.2 plus 3.6 total na kinita mo is 6,800 pesos. Okay? E what if yung apat na yan na nasa ilalim o yung anim na yan, okay? Nag-invite na nag-invite at talagang humataw ng humataw. Humataw ng humataw. Dumami yung grupo. Parang ganito. Okay? Kada tao, kada dumadami yung tao mo sa left, kada dumadami yung tao mo sa right, 1-8 ng 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 1-8. Yan. Okay? Tinatagtag ka ng 1-8. Ina-armalite ka ng 1-8. Tama? Maganda o napakaganda? Yes, napakaganda po. Okay? Ngayon, ang tanong sa akin, eh, Kuya Jun, di ba malugi yung kumpanya niyan? Na kung ang dami nang kumikita ng 1-8, 1-8, 1-8, 1-8. Yes, pwedeng malugi siya kung wala siyang proteksyon. So, meron tayong proteksyon. Ang company po ay naglagay ng safety net, nakikita ka lang araw-araw ng 20 match sales per day. Araw-araw, pwede kang kumita ng 20 match. Magkano yung 20 match? 20 sa left, 20 sa right, babayaran ka ng 36,000 pesos. Meaning, pag sobra sa 20, plus out po kita ng kumpanya. Halimbawa, kinabukasan, may pumasok sa'yo na 30 match. Okay? Yung sobrang 10 doon na match, sa kumpanya po yon. 20 match lang ang babayaran sa'yo. Equivalent, 36,000. Meaning, ang pinaka-maximum nakita ng isang account ay 36,000 pesos per day. Pag kinumpyot mo yan sa loob ng isang buwan, that is 1 million per month. Tama? 1 million per month, pwede na bang pambili ng iced tea? Yes, pwede na. Pag pambili ng iced tea, sabog yung pantog mo doon.
Tama? Okay. So, ganun kaganda sa negosyo yung powered consumerism. Bakit kailangan pakitain natin ang kumpanya? Siyempre, pag hindi kumita ang kumpanya, hindi na tayo magkikita-kita. Bakit? Lugi eh. Bankrupt eh. Tama? Ganun lang siya kasimple. Okay. Meron pa tayong Unilevel, Stairstep, and UPP. Ano naman yan? Yung sinabi ko kanina na match sales bonus at direct referral, araw-araw pwede mong withdrawin. Pero itong Unilevel, Stairstep, and UPP, monthly income po ito. Buwanan po ang income niyan. Saan naman gagaling to? Sa lahat po ng products na bibilhin ng grupo mo. Okay? Kikita ka ng 10% up to 30%. 5% yung iba dito, ha? Ay, ganun siya. So, yun, Unilevel, Stairstep, and UPP. Napakaganda pong kitaan ito. Para kang may tindahan 24/7 bukas. Opo, pagka sa Unilevel, Stairstep, and UPP. Kasi bakit ko nasabi yon? Di ba sa tindahan, maliliit lang din yung tubo? 2 piso, 5 piso, 10 piso ang tubo. Dito, ganun din. Maliliit lang din. Meron 2 piso, meron 5 piso, may 10 piso, may 20 pesos. Iba't iba ang tubo dito. Pero, ang maganda nito, wala kang tindahan. Bakit? Yung mga tao mo, sa dami na nila, iba't ibang lugar na nakalatag yung mga tao mo, kada bumibili sila ng mga products sa mga brand center office, sa head office, at sa mga office natin sa iba't ibang mga bansa, kada bumibili sila doon, kahit tulog ka, pag-check mo ng DTC mo, may pumapasok na income sa'yo. Tama? Ganun siya kaganda. Okay? Eh samantalang pag may tindahan ka, kailangan mo pang bumili ng products, di ba? Tapos ibibenta mo, tatauhan mo, ama, tapos uutangan ka, di ba? Hindi ka babayaran, tapos kakainin ng daga yung mga paninda mong iba, kukupitan pa ng tauhan mo, yan ang mga problema kapag ka traditional ang negosyo. Dito po hindi na mangyayari yun. Kasi wala ka nang ginawa doon, hindi ka na bumili ng products na pangbenta pero tumutubo ka. Maganda o napakaganda? Yes, napakaganda. O next naman tayo. Ito yung multiple accounts. Ano yung multiple accounts? Meron tayong 1 head, 3 heads, at saka 7 heads. Gaano kaganda kapag ka naka-multiple accounts? Kapag ka 1 account ka lang, 8,999 yung puhunan. Pero pagka naka 3 accounts ka, 26,997 ang puhunan. Pagka naka 7 accounts ka, 62,933 ang puhunan. Eh bakit naman meron pa yan? Simple lang po, di ba meron tayong limit, bawat isang account, 36,000 lang yung pwedeng kitain. So ang gagawin mo, ima-maximize mo yung potential income kapag ka nag 3 accounts ka, 36,000 times 3 yung potential income niyan per day. Ibig sabihin, 108,000 per day ang pwede mong kitain. Per month, 3 million mahigit. Tama? Kapag ka naka 7 accounts ka, per day, ang pwede mong kitain is 252,000, per month is 7 million po yon. Yan po yung multiple account. Then yung last, yung 15 accounts, 134,985 pesos yung puhunan. Ang laki-laki naman, Kuya John, ang puhunan. Ang laki na nga. Pero ang laki naman ng kitaan, sobrang laki. Ama, yung kikitain mo lang 15 accounts, hindi mo magagawang kitain yon sa 1 account. Kaya, ang advice ko sa inyo, kung may pera ka rin lang din naman, dito ka mag-focus sa 15 accounts. Okay? Bakit po napakaganda ng 15 accounts? Kasi po, ang tatrabahuin mo dito, ang tatrabahuin mo ng 10 years sa 1 account lang, okay? Kaya mong trabahuin ng 1 taon sa 15 accounts. Maganda o napakaganda? Yes, sobrang ganda. Okay? Okay. Ang maganda, sabi sa akin ng iba, Kuya John, masyadong malaki yata ang 134,000. Maaaring malaki yan kapag ka hindi ka mag-iisip negosyante. Pero kung mag-iisip negosyante ka, maliit po yung 134,000. Bakit ko po nasabi? Magnegosyo ka po rito sa Antipolo, sa bayan ng Antipolo. Yung pwesto pa lang, okay? Pwesto po 15,000. Tapos meron siyang 3 months deposit, 3 months advance. Pwesto pa lang yun. Tama? Tapos i-re-renovate mo pa yon, papalagyan mo ng design yung pwesto mo na yon. Bibili ka pa ng product. Tapos,
mag-ano ka pa, magpipermit ka pa sa munisipyo. Okay, magbabayad ka ng buwis. Kulang na kulang 134,000 mo. Tapos gaano ka pa katiyak? Gaano ka katiyak na kikita ka doon sa papasukin mong negosyo? Samantalang dito 134,000 na nilabas mong puhunan, meron na siyang kapalit na products na 195,000. Pag naibenta, balik yung puhunan mo, eto pang maganda. Okay? Meron pa siyang pera na babalik sa iyo, 40,400 pesos. On the spot, wala ka pang pinapasok na tao, may 40,000 ka na. Pag niles yung tax, yung processing fee, siguro nasa 36,000 yan, makukuha mo, cash yun. Okay? Saan ka makakakita ng ganun? 135,000 na puhunan, on the spot, pag encode, makakakuha ka na ng pera agad-agad. Diba? Sa traditional na negosyo, walang ganun. Hindi mo agad makukuha yung pera mo. Kailangan mo munang i-work out. Okay? Yun siya. Okay, yun ang maganda sa negosyo natin. Kahit na kagaya nito, batang-bata, pero gumawa lang ng paraan. Wala siyang puhunan na ganun din, na 8,000 plus. Pero gumawa ng paraan, ng utang. Ngayon po, grabe, tinrabaho yan negosyo. Okay, yung estudyante po ito ha. 17 years old siya nung nag-start siya sa negosyo na ito. Ngayon po, kumita ng 1.1 million. Okay, ang maganda pa, kumita siya ng 1.1 million noong December 2020. Nitong ano lang, bago-bago lang, ilang months lang nakalipas, kumita na naman siya ng 4.4 million pesos. Okay, nakaka-challenge batang-bata. Kung ikaw yung tipong bata pa, huwag mong sasayangin yung panahon. Kung ikaw yung tipong tao na medyo may edad na, ang tip ko sa iyo ay huwag mo lang sayangin yung panahon habang kaya mo pa, subukan mo ng negosyong ito. Okay? Yan po siya. Marami na pong iba't ibang mga tao na ginagawa ang negosyo na ito, pero kumita po ng napakalaki sa negosyo empowered consumerism. Okay, yan po. Batang-bata po siya, kumita na po ng malaking pera. Yun ang maganda sa negosyo natin. Sabi nga, your phone is your office. Bakit po sinabi nga ito? Kasi kahit saan ka, basta dala mo yung cellphone mo, mayroong wifi, may data, may load. Ama, tuloy ang business mo. May negosyo kang pwedeng paganahin. Okay? Kaysa naman, ginagamit natin yung cellphone natin, pero wala namang ini-income. Okay? Ang ganda-ganda nga ng cellphone natin, pero hindi man kumikita. Tama? Panay lang ang Facebook natin. Matagal na natin ginagamit ang Facebook pero hindi tayo may income. Pero this time, maging makabuluhan sana yung paggamit natin ng cellphone at ng Facebook po natin. Dapat kumikita tayo sa negosyo, sa cellphone natin. Kaya nga sabi nga, your phone is your office. Tapos na po ako. Okay? Maganda ba? Yes. May tanong po kayo. May tanong po kayo? Pwede po kayo magtanong sa mga ano, pwede po kayo magtanong. Ano po? Mas maganda yung nagtatanong kasi lahat ng mga agam-agam duda ninyo maitatanong mo. Sabi nga, kung gusto mo mapatunayan ng isang bagay, kailangan mo mag-investiga. Okay? Kailangan mo mag-usisa. Dapat alamin mo. Kasi pagka hindi ka nag-imbestiga, papasok at papasok lang sa isipan mo yung duda. E ang tanong doon, sa duda ba? Yayaman ka ba sa duda? Tama? Sa alinlangan, sa agam-agam, sa pagkatakot, o asenso ka ba dyan? Yayaman ka pa dyan? Diba? Hindi naman. Kaya kailangan lang mag-imbestiga ka, magtanong ka, then subukan mo yung negosyo. Bakit kailangan subukan? Kasi po, hindi mo malalaman sa ang isang bagay kung hindi mo susubukan. Hindi mo malalaman. Parang pagkain lang din yan. Hindi mo malalaman kung masarap ba siya kung hindi mo siya titikman. Tama? Ganun lang po siya. Okay? So, wala na po kayong mga katanungan. Open na lang po natin yung camera. Picture taking po tayo. Then mamaya po, gabi, meron pong training tayo. Meron po tayong training mamayang gabi. Ilalive din po natin sa group. Okay po, good morning po sa lahat.
Bye-bye! Sige po, Ops. Sige.